Hey mga co-mates, yung website natin ngayon is isa siya sa mga recommended websites ko, lalo na kung isa kang beginner sa online jobs or work from home. And ang maganda pa dito, no, yung age is up to 75 years old, pwede pang mag-apply. So kahit senior na kayo, is pwede kayo dito sa company. Ang salary range dito, kapag full-time na nag-work kayo, yan, nag-range yan from 30,000 to 80,000 per month. And ang maganda pa dito, no, so local bank sila nagbabayad, BPI, or kung meron kayong upgraded na My Account. Okay mga kumis, dito sa video na to, share ko sa inyo paano kayo kumita online bilang online trainer dito sa BizMates. So kung seryoso ang makapag-work online, make sure na panoorin mo ng buo tong video, no, mula simula hanggang dulo. Palawanag natin dyan yung application process, yung mga requirements, meron ng mahalagang tips na ibibigay sa inyo. So ang pangalan ng website is bizmates.ph. So ilalagay ko sa description ng video. Mamaya pagkatapos nyo panoorin tong video, check nyo sa description yung link ng website nila. Mga kumits, nag-start ako mag-online jobs parang 2017-2018. And nung nag-start ko, parang nakikita ko na tong company na to. So itong BizMates is isa siyang online platform na nagtiteach ng English sa mga Japanese professional. So ang maganda dito sa BizMates is yung rate nila or yung salary nila is mas mataas kumpara do sa ibang mga similar na mga companies. So 140 to 230 pesos per hour yung bayad nila. Ito another one na maganda sa gantong mga company, no. Flexible yung schedule nyo. So minsan walang fix na everyday 9 to 5, so walang ganun. Ikaw yung magse-set ng schedule mo. Open mo lang yung schedule mo kung kailan mo gusto mag-work, and then i-close mo lang yung mga schedule na hindi mo gustong mag-work. Mga co-mates, next is ito, requirements. So mahalaga to, no, make sure na wala kayong mamimiss. So number one, no, preferably with bachelor's degree or college graduate. Ngayon naman, no, kung undergrad kayo, pwede pa din naman, pero with at least 3 years experience from similar field. Itong tech savvy, mga co-mates, ang ibig sabihin nito, no, syempre pwede nga yung mga senior like 60 years old to 75 years old, as long as na marunong kayong gumamit ng laptop or computer. Kumbaga, kaya niya mag-navigate, kaya niya mag-troubleshoot, nagkaroon ng problema yung laptop mo, so kaya mong i-fix yun. Pero mainly yan, no, kumbaga, yung BizMates portal, kumbaga, kaya mong i-navigate yung portal ng BizMates. And then, Skype, no, syempre, ito kasing BizMates is gumagamit sila ng Skype. Syempre, kailangan yung basic troubleshooting ng Skype. Halimbawa, nawala ng internet connection yung laptop mo, kailangan kaya mo siyang ayusin. So dito sa BizMates, mga co-mates, is flexible yung time, so kayo mag-set ng schedule kailan nyo gusto mag-work. Pero meron lang silang minimum na at least makapag-teach kayo ng 10 hours per week. So yan, pwedeng 2 hours per day, Monday to Friday, or kumbaga pwedeng 5 hours sa weekend and then 5 hours sa weekday. So kayong bahala, basta minimum 10 hours. Ito, second part ng requirements is yung technical requirements nila. So number 1, no, high speed internet connection, 2 Mbps per upload and download speed. Actually, no, sa Pilipinas, super dali nang ma-achieve nyan. Normally, no, yung mga PLDT, Converge, ang mga plan ngayon yan, 40 Mbps, 100 Mbps, yung mga minimum nila, no? So, yan 2 Mbps, super dali nang ma-achieve nyan ngayon. Another one na requirement nila sa internet, no? Yan, so direct DSL or LAN connection only, so not Wi-Fi. So, hindi pa pwede yung mga pocket Wi-Fi natin, yung mga prepaid Wi-Fi na ginagamit natin. So, kailangan, no, kumbaga may linya galing sa modem nyo ng PLDT papunta doon sa poste ng PLDT. Yun yung sinasabi nila na direct line. And another one, mga co-mates, no, so kailangan desktop or laptop. Hindi pwede yung mga cellphone natin, yung mga tablet natin. Pero maganda naman dito, mga co-mates, is hindi nila in-specify yung specs ng computer na kailangan. Like siguro pwede pa yung mga i3 na 5th generation, 6th generation. So, pwede pa yung mga ganon. Anyway mga co-mates, no, pagdating sa specs ng laptop, na-recommend ko pa rin dyan i3 minimum, naka-SSD yung OS nyo or yung laptop nyo, and 8GB na RAM. Yung tatlong na yan is yan yung parang pinaka-basic na kumbaga pag meron yan yung laptop mo, hindi lang para makapasa sa technical requirements, pero yung actual na pag-work mo is kumbaga smooth siya. Hindi mabagal yung pag-work mo, hindi ka nagkakaroon ng mga lags, kumbaga, mamaya may ginagawa kang work, then naglalag na dahil mabagal yung laptop. So, para rin sa inyo yung recommend ko na specs. So, ito, no, latest full version of Skype for Windows and Mac. Ito, no, kung sakaling hindi nyo man alam, so super dali lang yan, libre pong gamitin yung Skype, download nyo lang, then okay na yan sa computer nyo. Wala pong bayad dyan, wala kayong babayaran dyan. And ito mga co-mates, no, another basic na requirement sa gantong mga companies is yan, dapat meron kayong mga headset na merong microphone. And then mas preferred din nila yung merong noise cancellation feature yung microphone.
Pag nag-ano na lang kayo mga co-mates, kumbaga pag nag-interview kayo, kung walang noise cancellation yung headphone nyo, make sure lang na tahimik yung time na mag-i-interview kayo kung walang noise cancellation yung headset nyo. And last but not the least mga co-mates is yan, kailangan quiet yung workspace nyo and kumbaga well-lit, kumbaga maliwanag. And another one pa is kailangan malinis din yung background nyo. Mas maganda kung plain white background lang. Ito no, yung sa likod ko, plain lang yan. So, pag inayos ko yung angulo ko, so yan, papasa naman yan sa, kumbaga sa workspace. So mga co-mates, para makapag-apply dito sa BizMates, so punta lang sa website nila, nasa link nga yung description ng video. And then sa top right, no, so click nyo lang dito sa apply now. So fill up nyo lang to, and then check nyo lang to, and then click register. So meron doon tayo matatanggap na email galing sa BizMates. So yung email mga co-mates, no, so instant ko siyang natanggap. Open nyo lang and then click apply now. Pag wala, check nyo lang din sa ano, sa spam folder nyo. So nandito tayo ngayon sa step 1 which is yung application. So click natin yung start. So I am resident of the Philippines. So I have or can obtain TIN number. So yes, meron akong TIN number. So meron din kayong BPI or pwede kayong mag-open ng BPI. So BPI yung bangko to mga kahumits ha. So yes din. Kasi nga dito no, so BPI sila nagpapasweldo. So I have a clean record with the BIR, yes, I am willing to register with the BIR as a professional. Mamaya mga co-mates, meron akong mahalagang mga tips pagdating sa BIR. Ako personally, nagbabayad ako ng income tax ko. So walang problema naman dyan. Medyo mahalaga yun, lalo na kung first timer kayo na kumbaga, mag-register pa lang kayo or first time nyo mag-online jobs. So click natin yung next. So education and work experience. So ito, finifilapan ko lang yung mga basic, no? Hindi ko na inistapan yung mga kaya nyo namang gawin. So how did you learn about BizMates? So lagay nyo lang dito others and then YouTube. So huwag nyo nang banggitin yung pangalan ko, no? So wala akong matatanggap kahit piso dito pag nag-register kayo, pag natanggap kayo. Pag kumikita na kayo dito sa BizMates is wala akong makukuha dito kahit magkano. Sinishare ko lang to kasi maganda nga yung website para may share sa inyo and baka merong qualified sa inyo dito. So second part naman ng application process is yung English test na tinatawag. Don't worry naman daw, no? So hindi naman daw siya mahirap. So check nyo lang natin to. Meron tayong 15 minutes para masagutan yung mga questions. So meron din akong I have headset and microphone to record the audio. So check lang natin yan. Click let's go. So ito grammar check, no? So sagutan nyo lang to ng tama based sa pagkakaalam nyo. Siyempre tinitingnan nga nila, no, kung qualified tayo sa job na to. So after nyo ma-finish yung English test mga co-mates, actually madali lang siya, hindi siya mahirap. So ito yung makikita nyo, no? Application complete, please give us 3 days to process your application. So sa experience ko, within 2 minutes or 3 minutes is nakapag-email na agad sila. Yan, BizMates Philippines inviting you to a one-way video interview. Please submit your video recording before September 3. So meron lang silang date na binigay sa inyo and make sure masasubmit nyo yan before September 3 or yung depende sa date nyo. So what to expect daw? So yung sa one-way interview, yung company meron silang several questions sa inyo and yung questions na yun, isasagutin nyo siya via video, parang video answer. Kumbaga one-way lang. So dito, no, bagay ito sa mga co-mates natin na minsan kinakabahan pag actual interview na. Alam ko meron tayong mga co-mates dyan na magaling naman mag-English, maayos naman yung communication skills. Pero kapag yung meron ng interviewer na nagtatanong, minsan nauutal-utal na, nakakalimutan yung sasabihin. So okay lang yun, normal naman yun. And dito nga, no, pabor sa inyo to kasi one-way interview lang siya. So pag okay na kayo dyan, click nyo lang dito sa view interview invitation. Ayan, no, kaya sinabi nila kanina dapat na tech savvy yung mga gantong basic na pag-click sa mga buttons. So kailangan alam nyo rin yan. So once ready na kayo, click lang dito sa go to interview. Mga co-mates, hindi ko napapakita yung syempre yung actual na one-way interview. Pero meron ditong mahalaga na kailangan hindi nyo ma-miss, no? So once na ginagawa nyo na to, meron kayong notification na matatanggap. Ito, no? Use your camera, use your microphone. Kumbaga nag-a-ask ng permission. So make sure na i-allow nyo. Yan namang use camera and microphone na yan, yan lang yung time na gagamitin nyo yung video. Kasi pag naklik nyo yung block, so yan, pwedeng hindi mag-proceed yung interview. Yan, magkakaroon ng problema. So once makapasa na kayo dun sa one-way interview, ang next nyo na dyan is yung video training na tinatawag. Yan, magkakaroon na kayo ng mga training materials. Yan, matututunan nyo na yung mga ways or kumbaga company standards ni BizMates. And then once tapos na kayo sa video training, ang number 5 na lang is yung tinatawag na demo lesson.
dyan sa demo lesson, o kumbaga parang mock na yan, kunwari meron kayong tuturuan na facilitator galing sa VSmates. Mga co-mates, yung demo lesson is kayo daw mag-schedule niyan. Make sure lang na pang nag-schedule kayo ng demo lesson, so huwag nyo schedule agad-agad pag hindi pa kayo nakapag-video training. Kasi yung video training daw maganda magbigay kayo ng 2 to 3 days. Kasi mararush kayo doon sa video training, syempre kumbaga hindi nyo na ma-absorb lahat. Salary range dito per month is depende yan, no? Depende sa number 1 yung magiging rate nyo. And then pangalawa naman is yung time na mag-work kayo. Syempre mas marami yung time na makapag-work kayo, mas malaki yung sweldo niyo. Pero pinaka-basic dito, no, once makapasok kayo, pagkakalam ko is 140 pesos per hour. Magbigay tayo ng sample, like part-time lang. Siguro sabihin natin na 4 hours a day lang kayo makakapag-work. So 5 days. So yan, Monday to Friday, meron kayong 20 hours. Example, weekend, nag-work kayo ng 6 hours. So yan, whole week, meron kayong 26 hours. So ngayon, times ngayon natin yan sa pinaka-minimum lang. So bagong pasok, 140 per hour. So yan, in 1 week, so meron kayong 3,640 pesos. So kung 1 month yan, kung ganyan lagi yung schedule nyo, so meron kayong 14,560 pesos sa pag-work ng 4 hours a day. So kung gagawin nyo man tong part-time job nyo, so okay yan per month. Syempre kung mas makakapag-commit kayo ng kumbaga mas matagal na work hours per day, syempre mas malaki yung magiging monthly salary nyo. So nabasa ko sa ibang mga freelancers yan, may sumisweldo ng 30,000, 40,000 per month dito sa BizMates. Okay mga co-mates, yung mahalagang sinasabi ko na tungkol sa BIR, dito nga sa BizMates is nire-require nila na mag-register kay sa BIR as a professional. Once kasi dito, example, 1 month nagbago yung isip nyo, ayaw nyo na pala mag-work dito, pero nakapag-register na kayo sa BIR. So sa BIR kasi mga co-mates, once mag-open ka, hindi yan basta sasabihin mo lang na, op, ayoko na, stop na, nag-resign na ako, stop na din yung BIR ko. So hindi ganun, no? So kailangan mo pa siyang ipa-close. And based sa mga nababasa ko, is hindi madali, kumbaga, yung mag-close ng BIR. Pwede mo naman siyang hindi i-close kung diretso ka pa rin plano mo mag-online job, baga magpa-file ka pa rin, pero zero filing ang tawag doon. Wala kang income, wala ka rin babayaran na tax. Pero kailangan mong mag-file ng zero income. Kumbaga yung paperwork, so kailangan pa rin i-submit sa kanila. Ngayon, kung zero income ka pero hindi mo na i-file yun, baga hindi nakaklose yung BIR mo, kaya magkakaroon ka ng penalties na kailangan bayaran. And then ito, last na lang, no, yearly sa BIR, merong binabayaran na 500 pesos. Annual registration fee ang tawag doon. May client ka man or wala. Hindi ko din i-discourage mga co-mates yung tungkol sa BIR. Ako, nagbabayad ako ng taxes ko. Yun lang, make sure lang na sure kayo na mag-work kayo dito ng matagal. Huwag yung 1 month, 2 weeks lang magre-resign na kagad. Kasi mahirap nga i-close yung BIR. Mga co-mates, kung isa kang cellphone user, panoorin mo tong video ko na to next, no? So pinaliwanag ko dyan yung pag-online jobs gamit ang cellphone.